Hello mga ka-fave. Katatapos lang ng panglimang chemotherapy session ni Mrs. So kabababa lang natin sa cancer center. So bali nung Martes nagpa blood test si nung Miyerkules nagpa blood test si Mrs. sa kanyang liver panel. Tapos yung hepatitis din, A, B, and C, pati yung antibodies, antigens. Yun nga, nakita doon na medyo mataas yung result ng yun, AST. Siguro kasi yung liver niya pagod sa dahil sa mga gamot na intake niya, kaya mataas yung AST. Anong tawag nun? Ilagay mo na lang sa description. Oo, papa. O ano yung mataas na result namin? Para maintindihan ninyo. Eh, nang napaliwanag sa akin nung nurse, ganun daw talaga kung minsan, lalo na napagka nag-treatment. Para lang daw yung sa normal na na walang sakit yung nasosobrahan ng kain daw ng mga meats, yan yung mga panay-panay ang inom ng alcohol, ayan mga naninigarilyo, meron daw yung possibility na tataas din daw yung result nung nung kinuha sa aking test bilang paliwanag. So ako, sabi ko sa doktor nung tinanong ako, "How are you, Jennifer?" I told to the doctor, "I'm a bit worried of my result, doc, in my test, in my blood test." So, tumawa siya, "Don't you worry," sabi niya sa akin ganun. Tapos, nung malaman ko, lagi kasi ko nagtatanong kahit na langulango ako, yung antok na antok ako. Then, dahil katatanong ko, malapit na sabi ko, "That's new, pero talagang langulango ako." Sabi niya, "Wait, I will explain to you. You know that every time that I will put the medicine," sabi niya ganun, or yung sa IV na nagamot, "I keep on explaining," sabi niya, "Just wait." Maybe that time, yung nurse, masyado na aburido kasi ang dami nilang pasyente, tsaka mas lumaki yung facility nila ngayon, so mas nakakapagod. Paikot-ikot sila. As yun in-explain sa akin, na lagi naman kami nag-explain tuwing especially pagagising yung pasyente, tuwing magbibigay kami, mag-administer kami ng gamot. So this one, parehas pa rin ng dati, na every week mo tinitake, pero sabi niya ganun, it's 80% now. Last week, it's 90%. Sige. So, by the way, mga kapaid, kain tayo kasi hindi ako kumain ng gano'n ko. Bali, nakarating kami sa cancer center facility mga alauna na ng hapon. So natapos siya mga ngayon, alas 5. Bago mag-5, nagigahiga pa ako. Dahil nintay ko rin yung asawa ko. Nagpabalik-balik ang asawa ko. Umuwi pa ako sa, sinundo ko sa school yung mga bata. Kaya sabi nga nung nurse, papa sa akin, "It's hard for your husband, no? He will bring you here, then he will go back again to pick you up, to pick up the kids," sabi niya ganun. "Then he will come back again here to pick you up," sabi niya sa akin ganun. Kawawa naman daw ikaw. Sino? Sabi ng nurse Tano na yun dyan. Kasi tapos na ako, tapos sabi niya, "Are you ready to go home?" Sabi ko, "Can I stay for a while?" Sabi ko ganun. "My husband is go back there to pick up our kids," sabi niya kung ganun. Tapos sabi niya, "Okay," sabi niya, "ang hirap mo," sabi niya, "it's hard mo for him," sabi niya ganun. "He will bring you here, then after that he will pick you up, he will go back again and pick up your kids, then he will come back again to pick you up," sabi niya ganun. Sabi ko, sabi niya yun nga. So may pinadala bang kwan yung pang-inject ng kwan? Wala lahat. So wala na? Walang binigay. So wala na yung para sa white blood cell na i-check after 24 hours? Tinanong ko silang tatlo. Dahil hindi ako maalis eh. Sabi ko, "Is there any request?" Ano yung ganun? "Any papers?"
nag-relapse na siya kasi after 3 months ba yun? 6 months. Ah, 6 months. After 6 months, kailangan na magpa-booster. So, last February 15, kailangan ko may booster last February 15. Yung Alhosin hap niya, kailangan... Green. Kailangan green. May so, nag-gray. Kaso ngayon, nag-undergo siya ng chemotherapy. So, pupunta kami sa Ceja para mag-request ng exemption kasi ayoko magpa-vaccine. Hindi pa muna magpa-booster. Pwede naman yung mga immunocompromised na nag-undergo ng chemotherapy na magpa-exempt. So, dati nakapunta na kami doon. Magpa-exempt sana kami. Dahil nga may cancer ako. Kaso, in-insist nun na kailangan magpa-vaccine kaya nagpa-vaccine siya ng first at second dose. Pero that time, wala pang, hindi pa siya nag-undergo ng treatment. Yun nga sabi ng doktor, while you are not in treatment, you should done this. Magpa-vaccine ka na. Kasi, kayo nga yung priority na unang dapat binibigyan ng ng vaccination para maprotektahan, mas maprotektahan yung health nyo kasi kayo yung immunocompromised ka doon sinasabi. Yun. Eh ngayon, nag-retreat ako. Meron kasing kwan dito na isang doktor lang ang focal kwan na mag-issue ng exemption na ino-honor ng Ceja yung doon sa health point na yung doktor na yun sa'yo yung mag-point ng exemption. Tapos once na makuha na yun, ma-provide niya sa Ceja yung automatically yung apps niya mag-green na yung vaccine. Actually, kaya importante dito sa amin yan mga kape. Mahigpit dito. Sa mall, tinitignan yan. Ngayon, one time, nagpunta kami sa Yas Mall dito. Yung asawa ko, hindi pa nakaka pang third dose yung pang booster niya. Eh, nakaano naman siya, meron na siyang schedule. Tinignan talaga nung guardia, ayaw siya papasukin. Hanggang di pinapakita yung schedule niya for the booster nga na vaccination. Pero hindi nag-gray yung ano niya, yung kanya ano. Basta lang chinek talaga.
tinatawag namin ni yung fresh na luya, tapos turmeric, tapos yung tanglad. Papa, masigitin ko to. Pinapakuluan. Gusto nyo iniinom para pampakuan. Mawala ng sigmura. Mawala ang sigmura. Tsaka yun, mga ka-pape nga pala, big help. Kasi hindi ako minum ng ano, ng kahit na anong gamot after chemotherapy. Tinanong nga pala ako ng nurse kanina. Sabi ko kasi, ako yung tao na hindi sanay na minum ng mga gamot-gamot. Kaya ngayon na puro ako gamot, siguro yung ano ko, liver ko, napapagod. Kasi kahit na anong sakit, tinitiis ko. Nagtitiis ako kasi nga alam ko na magsasuffer yung liver ko pagka inom ako ng inom ng gamot, yung mga pain reliever, especially pain reliever. Hindi ako talaga pala inom ng ganyan. So ngayon, binigyan ako ng daming gamot para sa nausea, sa hilo, ganyan, sa pagsusuka. After chemotherapy, it's normal daw na nakakaramdam ka ng hilo, pagod, at saka pagsusuka talaga. Sa awa ni God, praise God, thank God, pang five, ano ko na to, chemotherapy ko, sa four na chemotherapy ko, sa apat na beses na yon, never ako nagsuka, mga ka-pain. Never din ako na yung sobrang sakit ng ulo. Basta nire-request ko sa asawa ko, timplahan ako, ay gawaan ako ng salabat. Don't you know, babe, ang salabat daw talaga, napaka big help. Baka may aksidente, no? Kasi ano, nagka-traffic. Napaka ano, napakalaking tulong, mga ka-babe, ng salabat. Sa YouTube, makikita ninyo ang sinasabi na ang ginger na kapag tanggal ng nausea, yung pagkahilo, yung, ayan, may pulis, o, ayan, o. Said, o. Mga kapib, pasensya na at nag-ano, ayan, may ambulance, yata na, ano, may, ano, siguro, aksidente or something. Ano, may side, din.
bali naka lima naka naka limang session na out of 12. Pa. Out of 12. Dito pa mga ka-pain. Pero yun nga, kanina, upset ako. Natakot. Kasi importante sa akin yan na ano, tuwa-tuwa ako noon kahit na nag-bone metastasis kasi sabi ng doktor sa akin, good thing for you, lahat ng vital organs mo, clear. Kaya gawin mo na ngayon yung chemotherapy. Lalo meron kang ganyang masakit sa likuran mo. Kaya ako nakumpinsi nila na magpa-chemo. Yung radiation, nagmamadali akong gawin yon kasi gusto ko talaga matanggal yung pain dun sa may bato ko, sa may likuran. Sobrang sakit naman kasi talaga mga kapig. Iyak ako lagi ng iyak sa asawa ko. Hindi ako makatulog. Kasi yung antok na ako, dun ko mararamdaman, nagnanumb ang baraso ko. Okay lang numb yung mga daliri eh. Pero alam mo yung numb yung baraso mo na may pain, hindi ka talaga patulugin kahit nakahiga ako. Pag tumayo naman ako, nako, sumasakit yung bato ko, tapos tong ano ko, tong balikat ko. Kaya sabi ko, kahit anong klase ng treatment, kahit hindi ko gusto, gagawin ko kasi gusto kong gumaling, gusto kong matanggal tong sakit na to. Kaya nag-undergo ako agad-agad ng radiation. So talagang kinumbinsi naman ako ng doktor na magpa-chemotherapy. Na, yun ang sabi ng ano ng doktor ko na you should done the chemotherapy immediately nga. Kasi para matulungan yung radiation din. Mag-work yung radiation sa katawan ko kasi ano eh, 4 to 6 weeks yung effect ng ano nung radiation. After radiation na 10 session, dun pa lang bibilang ako ng 4 to ano 6 na linggo. Actually naka-4 na ako mahigit na linggo, pang-6 na to. Ay pang-5 na to. So tama naman, natanggal yung sakit ng ano ko, ng bato ko tsaka yung balikat ko. Ngayon meron pa rin pero ito yung pain na parang nag-i-start, nung nag-i-start na sumasakit tong batok, ano, balikat ko. Ganon yung pain na nararamdaman ko ngayon pagka meron siyang pain. Hindi na siya katulad noon na severe na out of 10, 10 din yung ano ko, yung rate ko. Talagang sobrang ano, sobrang sakit, talagang iiyak ka. Ngayon meron pa rin naman yung parang nangangalay style, ganyan. Pagka ganon, nihiga ako na lang din siya. Pero compare sa severe pain, napakalaking bagay. Nakakapaligo na pala akong mag-isa. Anong isang araw, binabantayan pa ako ng asawa ko. Kanina wala na akong bantay. Kinaya ko kasi busy asawa ko na mamalansya. Siya kasi lahat. Eh, late na kami. So, kinaya ko. Ang worry lang naman niya kasi, kaya ako binabantayan ng mga nakaraang paliligo ko is, baka ako madulas. Or baka kailangan ko ng tulong, nandyan siya. Ang hirap mapaldado mga ka-pain. O yun yung naging treatment ko ngayon, parehas pa rin ng dati. Hey!